section na to, puro mga comforters, tapos mga pillowcase and bed sheet. Oh, ang ganda dito. Guys, sumakit kami ng second floor. Dito tayo sa may mga beds. Guys, nakatulog na yung bata namin dito. So, itatry ni Ryan i-drive yung kotse. Oh! Pwede, pwede! Hi guys! Good morning! Nandito kami ngayon sa kotse ni Sir Jerome. Ayan, napakabait naman ng tatay namin. Ayan, papunta kami ngayon ng Mandaue para bumili ng furniture. Tapos, magkadikit lang yung Wilcon pati Mandaue. Kaya, ayan, kami sa iyo nyo guys. Andyan na yung Wilcon. Punta na kami dyan para i-check namin yung mga gamit ng gamit namin sa bahay. So, sikat kasi gusto niya ng sopa. Table, upuan, vanity. Ano ka girl doon niya? Hindi naman, grabe naman. Unti lang mga gusto ko ng meron ba dyan TV? Wow! Ref, mga appliances. Si Ina ref daw. Ref kasi, kasi hindi na siya makapaglagay dun sa Alam niyo yung mga namin, dapat mga frozen food namin, nandun na din sa baba. Kaya medyo masim-asim na yung mga ulam namin. Hindi, kailangan ng ref kasi yung maliit na ref lalagay ko sa kwarto ko. Ay, iba! Iba din! Yung fresh milk ko, yung mga M&M's ko. Dito na tayo sa Wilcon. Ayan, nasa Wilcon na tayo. So, che-check namin dito yung mga gamit. Kasi kami guys sa loob ng Wilcon. So, titingin kami ng mga pwedeng pang panlagay sa sala, sa dining. Kung meron man kaming makita, baka dito na kami bumili. Pero ang loob dito, walang tao. In fairness. Mga sofa. Ayan. Pero medyo mahal din pala dito. Ito mura 5K, kaso maliit lang. Parang gusto ko dito. Ha? Parang gusto ko. Gusto ko nakalutang. Sige nga, try mo. Gabi? Magkano yan? Hindi, hindi. Inangat lang dito. Floating couch, ganun. Floating couch. Eto guys, gusto niya mga floating couch. Mahal, iba pala dito. May mga floating couch pala dito . Uy, eto maganda. Ay, eto maganda. Oo. Ay, yaman. Ang yaman naman. Ay, shit. Last makayaman naman ni Sir Jerome. May gusto ko yan. Tapos, parang mo magpapa-spa. Ang ganda dito. Ito nga pala, pinagawa ko pa to sa Thailand. So, medyo mahirap yung stitch niyan. Kaya sa Thailand, guys. Paso kayo dito sa room ko. Medyo lang siya, comfy, pang maliit na tao lang, tapos medyo pang gantong build. So, ito lang, tatlo lang yung unan ko. Kasi isa dito, isa gano'n, isa sa paa. So, yun. So, yung laptop ko, pili ko pa to sa Divisoria. Ganda. Ganda. So, siguro ganito yung gagawin namin sa room namin. Pero at least, no, meron tayong Oo, basis. Oo. Ito kami, guys. Pili kita sa paa. Guys, pupunta naman doon kami sa kabila. So, wala kami nakuha doon sa sa Wilcon. So, check na lang namin muna dito. Then guys, ito naman yung sa kabila. Ito guys, 65K daw yan. Tapos, ayun, nasa 34K something. So, ayun, baka maghanap din kami niyan. 7K lang. Guys, nandito na kami ngayon sa Mandaue. Ayan. Dito naman namin i-check ngayon kung meron kaming magugustuhan. Ito kami sa loob ng Mandaue. And mas mura daw dito. So tingin natin. Ito yung sofa. Yung sofa na 'yan, 26K. 26K lang pero malaki na. Ay, kasi member price.
Ah, okay. Member price. Pero yung regular niya, 32,500. So, dapat magpapa-member tayo. Eto. Ito, ang ganda din, oh. Regular price, 53K. Tapos pag-member, 45K. Third floor. So, hanap tayo dito ng mga, ano, tables. Kasi yun yung kailangan natin. Magkano kaya ito? Eh, 10K, oh. Ah, stock clearance price. Pero original, 13K. Ito guys, 13K yung table. Pwede na to, no? Kasi wala kaming kainan eh. Nakita kami ng dining table, tsaka may mga chairs na. Tingnan nyo yung price, ang mura. 16,800 kasama na yung mga upuan. Tingnan nyo sa malayuan kung ano itsura niya. Ang ganda, diba? May nagustuhan kami dito. 7,000 siya. 17,000 siya. Tapos 14,000 pag member price. Ito siya. Kaya nga lang, ang problem is, yung ginamit is laminated lang na cover. Hindi siya glass. So, ipapaglass pa siya. Ito na yung napili natin. Bali, temporary magiging dining and office table natin itong mga to. Tsaka yung mga chairs. So, okay naman siya. Perfect siya dun sa bahay. Diba? Match kasi puro wood yung bahay. So, ito yung napili natin kasi wood bench. Tsaka malambot yung chairs, in fairness. Parang masarap mag-work dito. Pinilit mo na, right? Nagkakasino pala. Quality-check muna. Pakikipuan mo lang. Quality-check ko. Pupuan mo na natin. Pupuan ko muna ito lang. Kanina kasi nag-check ako ng mga ano. Yung mga dukha mong friend na kailan nakabili ng salas eh. Hindi siya malo, guys. Eh, matibay naman siya. Parang iba yun, guys. Ay, ba't pa? Tingin-tingin kami, guys, ng mga bedsheet tapos comforter. Ito ang mura. So, ito yung Margol na bedsheet tapos comforter. Queen size, 1.5 lang. Pero sa doon sa SM, yung napagtanungan namin dati, 3,000. Tapos, ito, pag 3 pieces set, queen, 519 lang. Section na to, puro mga comforters, tapos mga pillowcase and bedsheet. Tapos dito naman is mga sofa. Tapos dito sa side na to, gusto kong pumunta dito eh. Puro mga wall decors. Tingnan natin guys. Magkano kaya to? Ito, 400. Ganyan na siya. Tingnan natin dito. Ayan, gusto ko yung mga ganito, yung parang may coats. So, yung coats is 315 pesos. Ganyan sila. Nakatulog na yung bata namin dito. Nakatulog na yung bata namin. So, huwag na tayo maingay kasi sabi ng tulog niya. Oh. Mamaya sakit yung leg niya. Patulog yung bata, ang cute. Kaya pala siya tahimik na. Pagod na siya. Hindi na nagsasalita. Oo, oh, hindi na siya nagsasalita. Pagod na siya. Guys, may gagawin kami kay Kat. Hinto namin sa tabi yung kotse. Tulog naman siya. Tingnan niyo guys. Tulog na tulog siya. Pero, bigla namin sa tabi. Break mo na. Nag-break ako. Break mo na. Uy! So, itatry ni Ryan i-drive tong kotse. Kasi gustong-gusto niya matutong mag-drive. So, dahil nga ang lawak-lawak dito, guys. Ayan, oh, yung likuran namin. Ito yung daan, sobrang lawak. Tapos wala masyadong dumadaan. Pagkakataon mo na to, Ray. Para ibangga kami. Wait lang, guys. Baba muna kami. May tiwala ka ba kay Ryan? Babs. Tara, baba na tayo. Pagbaba muna ako, teka lang ha. Oh my God! Yung truck. Bitawan mo lang ang under. Uy, may kotse sa likod, ya? Ah, bibitawan ko lang. Tapos nakakatimandahan. Naman tayo. Dahan-dahan lang. Tapos dahan-dahanin mo na kanin yung gas. Tapos po, pag nag-fortuner kami, ganito lang pala yung takbo. Putik na yan. Yung Manila to Pampanga, buting ka na ng ilang oras. Sobrang safe.
Okay, mas mabilis pa po yung bike. Tingnan mo yung gilid na, baka makatalis ka. Oo. Gitna mo lang yung kotse sa linya, huwag ka masyadong dikit.